Magandang gabi po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. Mga kapatid, aking pong ipinapakiusap sa bawat isa sa atin na pakibahagi po sa ating pong mga kaibigan upang ating maipalaganap po ang mga ang katotohanan, katuruan, doktrina at aral po ng ating Panginoon. At upang din magbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin at upang magbigay rin po sa atin ng kaunawaan patungkol po sa salita ng Diyos. Sa ating mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na sa ngayon ay nanonood, we are welcome sa ating pong tanong at sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay ilang phase ang rapture? I would repeat, ilang phase ang rapture? Mga kapatid, as what I said, ito po ay has something to do sa Olivet Discourse. Mga kapatid, sa Matthew 24:3, ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At kung ating pong manunotice, there are three questions here. First question, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Second question, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? And third question, katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, Jesus answered these three questions. Of course, ating pong makikita ito sa Matthew chapter 24 and chapter 25. Kung ating pong isasum up ang Matthew 24 and Matthew 25, ito po ang kalalabasan mga kapatid. So, question number 1, Jesus answers sa Matthew 24:1 and 2. These are the signs of Jerusalem destruction. And question number 2, Jesus answered in Matthew 24:4 hanggang 13. These are the signs of the second coming. And then third question, Matthew 24:14 ay ito po ay signs of end of the world. Then ngayon, ang Matthew 24:15 hanggang 31, bumalik po siya sa signs of second coming, which he answered the question number 2. And then pagkatapos po, yung Matthew 24:32 hanggang 35, bumalik po siya sa signs of Jerusalem destruction. Ito po ang question number 1. Pero kung atin pong ipagpapatuloy sa Matthew 24:36 hanggang chapter 25:13, speaks about the rapture. And then number 2, Matthew 25:14 hanggang 30, probably it speaks about the millennium. And then Matthew 25:31 to 46 speaks about the great tribulation. Para po mayroon tayong buong pagkaunawa sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 24 and Matthew chapter 25. Ngayon, dahil ang ating katanungan has something to do with the rapture, let us first look the timeline of the end times, mga kapatid, or end times chart. Makikita po natin from church age, magtitake place po ang sunod na mangyayari ay yung rapture nga po, mga kapatid. After rapture ay yung 7 years tribulations. After 7 years tribulation ay yung Battle of Armageddon. Pagkatapos po ng Battle of Armageddon, saka pa lang po magtitake place ang second coming, yung 1,000 years reign ng ating Panginoon. After 1,000 years reign ng ating Panginoon, mangyayari po ay magkakaroon po ng final battle. And after po ng final battle, ay magtitake place po yung Great White Throne Judgment. At ang lahat po na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, they will be thrown into the lake of fire. Then after that, ang old earth ay susupukin at pupugnawin sa pamamagitan ng matinding apoy. And then God will create the new heaven and new earth. At pag na-create na po ang new heaven and new earth, ibababa po ang New Jerusalem na made of gold. Ito po ay 24 kilometers ang haba, 24 kilometers ang luwang,
24 kilometers naman po ang taas. At ito po mga kapatid, ang tinatawag po nating end times chart. At take note mga kapatid, rapture will take place before the 7 years tribulation. And 7 years tribulations are the signs of second coming, which the millennial reign ng ating Panginoon. Napakahalaga po na maunawaan natin. Ngayon dahil ang tanong mga kapatid ay ilang phase ang rapture, ay sa ating pong sagot ay mayroon pong 4 phases of rapture mga kapatid. Sa 4 phases of rapture, makikita po natin yung first phase, yung church, sunod multitude, sunod po yung 2 witnesses, and sunod po yung 144,000 from 12 tribes brethren in Christ. So, iisa-isahin po natin ito ngayon mga kapatid. At dako tayo sa unang phase mga kapatid. Dahil tulad ng ating pong sinasabi, mayroon po tayong basis na mga scripture patungkol po sa rapture. Una muna mga kapatid, this is one of the basis ng scriptures about rapture, which we will found in 1 Corinthians 15:51 to 54, Tagalog ang Biblia. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak or trompeta, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So, mga kapatid, anywhere in the Bible ay mayroon pong mga text that will prove that truly the rapture will take place, brethren in Christ. Let us first proceed sa tinatawag natin na first phase rapture, mga kapatid. Ang ating pong basis ay mababasa po natin sa 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos or trompeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Remember na itong 1 Thessalonians 4:16 and 17, it speaks about the church. Kasi pag sinasabing church, mga kapatid, composed ito ng all believers, either in the Old Testament, in the New Testament, and even in our present time, mga kapatid. At ang church ay binubuo po ito ng mga believing Jews and believing Gentiles, brethren in Christ. So, the first phase ay rapture po ito ng tinatawag po nating church, mga kapatid. At dagdag pa ho na talata natin, tulad ng sinasabi po natin, mga kapatid, sa 1 Thessalonians, asa na po tayo? Praise God, first page natin, na binasa po natin nga, sa English, basahin din po natin, mga kapatid. 1 Thessalonians 4:16 and 17, King James Version, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them
in the clouds to meet the Lord in the air, and so that we ever be with the Lord. So again, ang first phase, ito po ay rapture ng church. Let us proceed sa second phase of rapture. Ito po ay rapture ng multitude. At ito po ay, kung ating manunotice, it's already in the first half of the seven years tribulation, brethren in Christ. Let us read sa Revelation 7:9, Tagalog ang Biblia. Sa pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. And in King James Version, Revelation 7:9, after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with the white robes and palms in their hands. So, nabasa po natin, ito po ay multitude, mga kapatid. Let us proceed sa third phase. It will take place, mga kapatid, sa half of time ng seven years tribulations. At ito po, mga kapatid, ang scripture na basis. Sa Revelation chapter 11, 12 hanggang 13, Tagalog ang Biblia. At pagkatapos ng tatlong araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, which refers sa dalawang saksi. Ako na lang po ang naglagay. At sila'y nangagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. And in King James Version, Revelation chapter 11, verses 11 to 12, and after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, the two witnesses. And they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And who were these brethren? Revelation 11:3, at may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. And in King James Version, Revelation 11:3, and I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Kaya ito ang tinatawag na two witnesses, rapture ng two witnesses. And let us proceed sa third, fourth phase rapture, brethren. And it will take place sa second half of the seven years tribulation, mga kapatid. At ito po ang wika sa Biblia. Let us read Revelation chapter 14, verse 1, Tagalog ang Biblia. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya,
at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. And in King James Version, Revelation 14:1, "And I look, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads." And add on pa ho sa Revelation 14:4, Tagalog ang Biblia, ang mga ito'y, which refer to 144,000, ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y mga binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. In King James Version, Revelation 14:4, "There are they, the 144,000, which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb." And another, brethren, yun po ang sinasabi po natin na pang fourth phase of the rapture. Mga kapatid, remember that rapture is just a fulfillment of what God or what Jesus has promised to all believers. Kaya nga, ang sabi po doon sa John 14:1-3, Tagalog ang Biblia, "Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumoon." So these are the promise. Again, mga kapatid, ang ating sinagot na katanungan, ilang phase ang rapture? Our answer ay mayroon pong tinatawag the four phases rapture. Ang una po ay yung rapture of the church which will take place before the 7 years tribulation. Ang second phase ay yung tinatawag natin rapture of multitude, will take place the first half of the 7 years tribulation. And then the third phase of rapture ay yung rapture ng two witnesses will take place half time of the 7 years tribulation. And then the fourth phase, mga kapatid, ito po ay yung the rapture of the 144,000 from 12 tribes. At ito po ay will take place in the last half of the 7 years tribulation. So these are the four phases of rapture, brethren in Christ. At I hope that I answered the question, ilang phase ang rapture? Mga kapatid, at alam ko, napagpala po tayo sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. Mga kapatid, if we were blessed with this ministry, maaari po tayo mag-subscribe sa ating pong YouTube channel, Pastor Lito Rodela, upang ating pong patuloy na maipalaganap ang salita ng Diyos. Of course, maging pagpapala po ito sa bawat isa sa atin at marami pa ho tayong maabot. Mga kapatid, help me in this endeavor because we are aiming to have more than 1,000 subscriber brethren in Christ. Muli, God bless us all. At pagpalain tayo ng Panginoon hanggang sa mga susunod nating pagtatalakay. At ang ating tatalakayin, mga kapatid, ay ano po ba ang signs ng rapture o ano ang signs na malapit na ang rapture? Dahil kung ang second coming, which the millennial reign ng ating Panginoon, ay mayroon pong 7 years na signs, then
What will be the signs of the rapture, brethren? That will be our next topic. Kaya hold on, brethren in Christ. God bless, and hanggang sa muli nating pagtatalakay.